New Year, so I am out now for a New Year's walk. Kailangan kasing maglakad talaga kasi sa sobrang dami ng na-consume na carbs noong 31, noong pag-transition ng taon. So, kailangan po talaga mag-exercise ng kahit po. Okay, hopefully I can continue doing this routine. Sana naman every day. But yeah, I'm still hoping na sana pwede kaya kong i-continue to do this every day. So maingay. I'm sorry ha, maingay kasi malapit lang po tayo sa National Road. Ito po yung National Road natin. So, ang daming cars na dumadaan sa ngayon. By the way, nandito ako ngayon sa court, which is just inside the perimeter of the hospital. So, ang area ay napapalibutan din ng mga accommodations, ng staff. Magandang maglakad-lakad dito. The area is so serene, so silent. Except sa yung mga dumadaan na cars sa National Road. But aside from that, napaka silent ang gabi nito. Yung mga trees hindi man lang nagsusway, wala ka man lang maririnig na yung parang blow ng hangin. So totally, it's very, very silent at this time. So, isa pa, it is very nice to be here in this area kasi there are lots of trees around. So, if you are bored inside your room, then you can actually come here and just to have some fresh air. Kasi ang ganda talaga, ang dami talagang puno dito. So, this is a court. We have actually, parang it is divided into two parts. So, itong area na to, it actually has two courts. One is mainly for basketball court. Ito yon, dito yon. Nandito dito ang court. Hindi makita yung side. Nandito yung isang ring. So, in between these two courts is actually a bleacher. Ito lang yung nagdi-divide sa dalawang court. So, maganda siya kasi kung gusto mong manood sa kabila, hindi ka na lalakad ng malayo to be able to watch the game on the other side. You can just like turn your head and then you will be able to see the game on the other side. So, ito yon. Ito yon. So, ito yung basketball court. Okay. Sige. Dahan-dahan para hindi malikot ang camera, hindi malikot ang capture natin. So, we have a companion here. Hi, Mimi! Oh, he's afraid. He or she is afraid. Well, this is one of, I think, the cats that roams around the perimeter. So, ito yung other side of the bleacher. Then, we are now in the other court. So, ito yung court for lawn tennis, I think. This one is mainly for lawn tennis, but for those who are volleyball enthusiasts, you can also, I think, we can also play here. We can play volleyball here. And this court is actually, can be used for volleyball as well. I say trees, ito yun. Hindi nga lang masyadong clear kasi medyo madilim. Pero ito yung mga puno na sinasabi ko. So, itong area na to, napapalibutan ng mga trees. Kaya masyadong fresh yung air dito. So, yan. Kahit sa labas, sa main road, may mga puno din. So, yan. Yan yung mga trees. Yan, mga puno. Maganda po yung area talaga. Malamig. Kasi nga dahil sa mga puno around. Hopefully, they will going to preserve the trees around. Kasi may mga nakikita akong pinuputol. Siguro naman they have some reasons why they cut those trees.
baka may mga projects silang gagawin. So, they opted to cut the trees kasi they are on the way sa project ngayon. Sana naman, they will going to preserve all other trees around. Kasi ito yung mga nagbibigay ng, yung parang malamig na hangin dito sa area na to. And yung mga trees are actually old. Makikita mo sa mga trunks nila. What I heard is parang more than 50 years old yung mga trees dito. So imagine kung gaano na katatanda yung mga trees. Kaya sana naman i-preserve nila talaga, hindi nila ikakat yung mga trees dito sa vicinity. Kasi naman para naman yung mga younger generations, meron pa sila makikita ng mga ganitong trees. Hindi yung puro buildings na lang. They should still be able to commune with these trees. The nature is real. And ang ganda ng gabi nito. Imaginin mo na lang you are walking around this area. Tapos makikita mo yung moon sa taas. Napakaganda talaga. The sky is not that much clear. So, may nakikita akong stars namang ilan-ilan. I don't know if it's visible sa video, but I can see some stars in the sky. Hindi nga lang sobrang dami, pero meron kang makikita. Ito yung sky sa ngayon. So, ganito lang yung routine. Paikot-ikot dito sa court. So, kung sino man yung may gustong sumabay sa akin sa pag, what is this? Sa walking routine. Or, yung gusto na sumabay na wag mag-walking. Mag-walking naman tayo once in a while. I know how hectic is our work sa mga areas natin, but it is also nice to unwind once in a while. So, pagkatapos, sana naman, pagkatapos ng walk, huwag tayong dumiretso ng herpy. Kasi useless. Pero once in a while siguro, pwede na rin. Pwede na rin tayong dumiretso ng supermarket at eventually kumain sa herpy. So, ito yung sky. Trees, skies. Paano ba? Oh, ito yung sky. During this time. So, ganyan. So, tara, walking tayo once in a while. Ate Ella, Ate Honey, Ate Belle. Lakad-lakad naman tayo. Hindi naman masyadong malamig. I think it's siguro mga 13 or 15 degrees sa ngayon. So, okay lang kapag naka-jacket naman. Okay lang. At saka, meron akong sa pag-walking ko, hindi ako nabobored kasi I am listening to music while I am walking. So, you can play anything on YouTube. Tapos, pakikinggan mo. And, I don't have to carry my phone with me pag nakikinig ako ng music. I am using this one. I am using my Bluetooth headset. Ito yon. I'm not sure kung makikita. Ito yon. So, ito yung ginagamit ko. I am using this Bluetooth speaker pag nag-walk na ako. So, I can just turn on anything on YouTube na gusto kong pakinggan pag nag-walking ako. So, ang maganda dito, this is actually from Huawei. So, ito from Huawei siya. Ang maganda dito is, kahit malayo yung phone mo, so I usually don't carry my phone with me when I am walking kasi medyo mabigat. So, I just keep it in the bleacher. Gitna na yon.
doon ko ilalagay. But I can walk around this perimeter, I mean, around the court. Pwede akong lumakad on all sides, pero clear pa rin yung reception ng voice ng pinapakinggan ko. So, I just have to put it above. Wag lang ilagay doon sa baba o dito kasi matatakpan when you are on the other side. So, ang nilalagay ko doon sa top na yon. So, I can hear what I am listening throughout the perimeter of the court. So, ito try natin. I will going to keep my phone doon sa top and I will going to some edges, like yung kung saan sa tingin ko ang pinakamalayo from the area where I will going to put my phone. Tapos, itatry ko kung maririnig pa rin yung boses through itong speaker na to. So, tingnan natin. Let's see. So, punta na tayo dito sa side. So, itatry kong ilagay yung phone doon sa phone ko ngayon, which is yun. Yun yung phone ngayon. So, on top of the picture. Tapos, I will go to the farthest area na within this court. Tingnan natin kung pwede pa rin ma-capture yung voice ko. So, this is a sort of an experiment with this Bluetooth headset. We will see. We will try. So, papunta na ako ngayon sa bleacher. Dito ko exactly ilalagay yung phone. Tapos, itatry kong mag-video. So, ilalagay ko dito mismo. Ito yung top ng video. Ito yung phone. Ilalagay ko dito yung isang phone. Para mag-try tayo. I-try natin kung gumagana talaga yung Bluetooth headset kahit sa malayo. Okay, sa tingin ko, yun yung pinakamalayong spot na pwede kong puntahan. At itatry natin kung maririnig pa rin yung boses ko kahit doon sa layong yun. Itatry natin. Tapos na tayo sa walk. So, yung Bluetooth speaker, sad to say na hindi siya nakaka-record ng voice pag sa malayo. Pag sa malapit, okay siya. Pero, pag halimbawang nakikinig ka, parang yung output sounds, kumbaga, hindi ko alam kung ano yung technical term niya. Maririnig mo kahit sa malayo. Pero, yung pag-record na sounds mo, hindi siya nare-record. I'm not sure kung may mga settings na kailangan i-set para pwede siyang makapag-record ng voice kahit sa malayo. So, kita-kits na lang tayo next time. At sana, magkaroon ako ng kasama sa paglalakad ko dito. Next time. So, yan. Hello! See you. Bye-bye. Have a good night. And thank you for watching. And don't forget to subscribe. Bye! Happy New Year! Bye-bye!